Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming mga Pilipinong sundalo ang nagbuwis ng buhay upang mapalaya ang Pilipinas. Maraming mga tanyag na heneral ang walang pag-iimbot na nagsilbi sa bayan kahit pa ikakabuwis ng kanilang buhay. Kung kaya't ating alamin ang mga 10 matatapang na heneral sa kasaysayan ng Pilipinas. Number 10, Mariano Castañeda. Si Mariano Castañeda ay isang Major General at nagawaran ng Medal of Valor Award. Si Major General Castañeda ay nagtapos sa Philippine Military Academy noong 1915. Siya ay isang sundalong matikas na nagpaglaban sa maraming labanan na kinabibilangan ng Battle of Bataan at naging survivor ng malagim na Death March. Siya ay nagsilbi bilang presidential aide ni Pangulong Manuel Rojas. Siya ay naging kilala sa kanyang kabayanihang gawa matapos na ma-dispose ang isang lethal grenade na nagsalba kay Pangulong Rojas at iba pang matataas na opisyal ng Pilipinas. Number 9, Paulino Torres Santos. Si Paulino Torres Santos isang Major General at nagawaran ng Medal of Valor Award. Bilang sundalo, si General Santos ay nagsilbi sa Lanao Campaign noong 1916 kung saan nagtamo siya ng sugat mula sa isang sibat ng Moro at muling nasugatan mula sa bala ng baril noong 1917 sa Bayang Kuta. Habang binobomba ng mga kanyon ng gobyerno ang kuta ng Muslim sa Lumamba, pinangunahan ni Teniente Santos ang kanyang platoon sa paglusob sa dating teritorya ng mga kaaway sa pamamagitan ng pagbukas ng mga barikada at agad na nagtayo ng hagdan upang makupkop ang mga unang kuta. Siya at ng kanyang tauhan ay nagtulungan sa isang hand-to-hand combat na kung saan ay 30 ang nasawi habang pinoprotektahan ang buhay ng mga sundalong Pilipino. Number 8, Artemio Ricarte. Siya ay isang kapitan general sa ilalim ng Philippine Revolution at Philippine-American War. Si General Ricarte ay kilala bilang ama ng hukbong-katihan ng Pilipinas o Philippine Army. Siya rin ang unang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang kagitingan at katapangan, siya ay lumaban sa mga mananakop sa maraming digmaan at ilan dito ang Battle of San Francisco de Malabon, Battle of Dalihican, Battle of Perez das Marinas at Battle of Zapote River. At bago tayo magpatuloy sa ating video, ay inanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel para sa ating susunod na mga video. Number 7, Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ay isang kapitan general sa ilalim ng Philippine Revolution. Si Emilio Jacinto ay isa sa mga kilalang bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang angking talino at katapangan. Si Emilio Jacinto ay isa sa mga pinakamataas ng general sa ilalim ng Katipunan at siya ay binansagang utak ng Hinagsikan. Siya ay nag-aral ng batas sa San Juan de Letran at kinalaunan ay lumipat sa Santo Tomas, subalit binatapos ang pagkaabuga siya dahil sa tawag ng tungkulin dahil sa revolusyon. Siya ay kilala rin di lamang sa labanan maging sa literatura. Siya ang may sagisag ng Dimasilaw, Pintian at Kainyong. Siya rin ang may akda ng kartilya ng Katipunan. Number 6, Macario Sacay y de Leon o mas kilala bilang Macario Sacay. Si General Macario Sacay isa sa mga magigiting na general sa panahon ng mga Amerikano. Sa pagsuko ni Emilio Aguinaldo, siya ay nagpatuloy sa pagtataguyod at paghimagsik laban sa mga mananakop. Sa kanyang pagpatuloy sa liderato sa Republika, kanyang matapang na ipinaglaban ang Republika at itinatag ang sarili bilang Pangulo. Number 5, Miguel Marvar y Carpio o mas kilala bilang Miguel Marvar. Si General Marvar ay kilalang bayani ng Pilipinas. Siya ay isa sa mga tanyag na general dahil sa kanyang talino at katapangang ipinagtanggol ang kalayaan ng bansang Pilipinas. Matapos ang pagpunta ni General Aguinaldo sa Hongkong noong digmaan, ipinagpatuloy ni Miguel Marvar ang kanyang pagiging pinuno sa mga sundalong revolusyonaryo ng Pilipinas. Number 4, Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo ay isang general sa ilalim ng Katipunan at sa panahon ng mga Amerikano. Si Emilio Aguinaldo ay isa sa mga kilalang general sa kasaysayan ng bansa.
Siya ay dineklara bilang unang pangulo ng Pilipinas at ng unang republika. Sa kanyang liderato bilang general, kanyang pinamunuan ang iba't ibang digmaan at timagsikan laban sa mga Espanyol at Amerikano. Dahil sa kanyang tapang, siya ay kinilala bilang bayani ng Pilipinas. Number 3, Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay kilala sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa kanyang katapangan at kabayanihan. Siya ay di lamang general kundi supremo ng katipunan at ama ng himagsikan. Sa kanyang pagiging pangulo sa Tagalog Republic ay kanyang pinangunahan ang iba't ibang digmaan laban sa mga mananakop hanggang sa siya ay pinapatay ni Emilio Aguinaldo dahil sa kanyang pag-aklas. Number 2, Gregorio del Pilar. Si Gregorio del Pilar ay isa sa pinakatanyag na batang general sa kasaysayan ng digmaan. Si Gregorio del Pilar ay isa sa pinakabatang general sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Si Del Pilar ay matagumpay na nakipaglaban sa iba't ibang digmaan hanggang sa huli nitong pakidigma sa Tirad Pass upang depensahan ang pagtakas ni Emilio Aguinaldo mula sa kamay ng mga Amerikano. Dito lubos na nakilala ang batang general dahil sa kanyang katapangang ipinakita sa bayan sa kabila ng kanyang batang edad. Number 1, Antonio Narciso Luna de San Pedro y Novicio Ancheta, o mas kilala bilang Antonio Luna. Si General Antonio Luna na marahil ang pinakatanyag na general sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay kilala bilang disiplinado. Deo, ano bang iniisip niya ibang bansa ng kapite? Maskado! Nandito ako para arestuhin ka! Mabagsik. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa hukbo ng Pilipinas, kanyang matagumpay na napagtagumpayan ng iba't ibang labanan sa Pilipinas. General Luna ay kilala rin dahil sa kanyang taktikang pangmilitar na dahilan ng kanyang sunod-sunod na tagumpay sa digmaan. Siya rin ay naging pinakamataas na pinuno ng hukbong sandatahan ng Pilipinas pagkatapos ni Artemio Ricarte. Sa kasaysayan ay si General Luna ay naging bayani at huwaran dahil sa kanyang prinsipyo at disiplina. Sa kasawiang palad ay siya ay pinagtaksilan ng sariling kadugo, naging dahilan ng kanyang kasawian. At kung nagustuhan mo ang ating video, ikaw ay naninirahang mag-subscribe sa ating channel para sa susunod pa nating i-upload ng mga videos.